So ayan nga mga kabayan, no? So June 21 nag-start na yung pagbalik normal ng Saudi Arabia mga kabayan. Pero subalit, dubling ingat pa rin tayo sa pwedeng mangyari dito sa atin mga kabayan. Bago natin ipagpatuloy ang ating update or kwentuhan, kung bago lamang kayo sa akin channel mga kabayan, huwag yung kalimutang i-click yung subscribe button sa ibaba at i-share yung video ito para sa ganon maging update tayo sa lahat ng videos. Bayan, na-update ko kayo sa mga nagtatanong kung may mga available pa ba na flight or price ng ticket, no? So ayan, so mag-start tayo, i-check natin yung mag-start tayo sa July 1. So ayan, kung may mga available pa nga kabayan, so ipapakita natin sa inyo. So ayan, so kung napapansin niyo, so wala po siyang available. Ayan. And so ini-next po natin. Ayan. Mapapansin niyo from ayon sa taas July 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang 11, so wala pa rin. And then yung sa taas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, so wala pa rin mga kabayan. So ayan. So pagdating naman ng July 24, so may available pa siya, Friday yan. So may 2,062 yung price ng ticket mga kabayan. So tandaan nyo yan, July 24. Ayan, and then pagdating naman ng July 31, may available siya uli, kaso medyo tumaas siya, umabot siya ng 3,014. At saka yung August 1, nasa 3,014 na rin siya kabayan. So ayan, so August 2, medyo bumaba na siya, 3, 4, 5, 6. So pagtungtong ng August mga kabayan, so tandaan na yan, buwan ng August. So everyday may available siya. So makikita din naman natin yung price sa baba, no? So yung tulad ng mga sinasabi ko sa mga nauna kong mga videos, update is ang natitira na lang na price or available na tickets is yung tinatawag natin economy value at saka yung economy flex. Kasi nga yung saver is ubos na po yung mga kabayan. Kahit pa paano, mura pa rin siya, di ba? So ito po, inuulit ko lang po mga kabayan, ito po ay para sa exit, para sa mga pa-exit lang. So ayan, kung may mga kapamilya naman kayo mga kabayan sa Pilipinas, so sa Manila, pwede po kayong magpa-book online sa Manila kung may mga travel agency doon, no, para mas maganda. Malay mo, mas makakawa sila ng mas mura mga kabayan. Pero as advice, kasi nga hindi pa sila nagpapauwi ngayon ng tandaan ninyo yan, ha? Hindi pa nagpapauwi ng exit re-entry visa mga kabayan, more on exit. Kaya kung ako sa inyo, kung kaya nyo pang tiisin dito hanggang sa balik normal na siya, dito lang muna kayo mga kabayan. Kasi mahirap makipagsapalaran kasi nga hindi pa sila nagpapabalik or nagpapapasok dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So ayan, so balik muna tayo, no? So September na tayo. So kung mapapansin niyo, August, September, same price at saka same yung natitirang available na pwede nating i-book mga kabayan. So ayan, kahit yung October 3, 1, 2, 3, same price pa rin. So ayan po ang ating update sa mga available na ticket. So ayan mga kabayan, no? So ulitin ko lang at i-clear ko lang sa inyo, no? Yung mga marami mga nagtatanong about sa flight, kung may commercial flight na ba or may international flight na ba, mga kabayan, so ulitin lang po namin, wala pa po ang commercial flight, yung Saudi Airlines at maging Philippine Airlines. So yung mga, kung napapansin niyo, yung mga kapwa natin yung FW na mga nakauwi na, na nag-start ng yung mga yan yung tinatawag mga kabayan na charter flight, no, or repatriation program ng ating embahada. Dahil yan yung mga charter flight, yun yung mga inaaprubahan na clearance flight na nakipagtulungan sila at tumingin sila ng clearance dito sa Saudi Arabia government para maaprubahan, para sa gano'n makauwi po yung mga kapwa natin OFW na na-stranded dito. Kasi alam naman po natin na mostly ang pinakamarami is yung mga pa-exit, no? So kaya iyan po, inuulit po namin yung lahat po yung mga nakakaalis, no, at pa-uwi, yan po ay yung charter flight mga kabayan. So ayan. And then ng ang ano nga, no, at uulitin ko lang din, at ito nga, at saka ano po ang
At ang mga nakaka-uwi po, at lahat at saka lahat ng nakaka-uwi ay sa yung mga exit visa lamang. At ulitin ko rin mga kabayan, ang pag-book ng ticket, no, or paano tayo makauwi. Ang kung halimbawa ano po mga kabayan, no, ang kailangan po natin na passport, valid passport, plane ticket, at saka yung exit visa. Pag kayo meron po nung kayong mga kabayan, huwag kayong mag-alala, makauwi at makakauwi po tayo, kaya kailangan may valid passport tayo at saka exit visa. At importante siyempre yung plane ticket. At marami nga nagsasabi, paano yung AUDA, no? Yung mga naka-register doon. Kahit na kabayan, wag po kayo mag-antay kasi wala pong tatawag talaga sa inyo na MOI, kasi yung AUDA is para yan sa registered, para yan na ni-required yan, kung abaga, ni-required yan ng Saudi government, no? Kasi may mga marami rin akong kakilala hanggang ngayon nasa 800, 900 plus yung numbering nila. Wala rin naman tumawag sa kanila. At yung marami nagtatanong sa akin, no, ng, kung wala, hindi ba magka-problema just in case na mag-book kayo ng ticket sa file through online, mga kabayan. So wala pong problema kahit na hindi kayo mag-register sa AUDA, mga kabayan. So wala pong issue yon. So pwede po kayo mag-book, makakaalis po kayo. Kahit sabihin natin na nakapag-register na kayo, mga kabayan, wala pong issue yon. Basta may plane ticket kayo, may valid passport, at saka exit visa. Tuloy po yung pag-flight ninyo at the same date at saka time doon sa mga ticket na nabili natin, mga kabayan. So ayan, ulitin ko lang po, yung mga pinapayagan pa lang po umuwi ay or binibigyan ng visa is yung mga exit visa. So wala pong mga re-entry pa, mga kabayan. Ito nga, share ko lang din sa inyo, no, ayong nga ngayong araw may na-tweet yung na-tweet yung General Directorate of Passport Office or yung JAWASAT na tinatawag, mga kabayan. At nga, base nga doon sa na-tweet nila or sa announcement nila, ang sinasabi, ito nga, babasahin ko sa inyo, mga kabayan. Sinasabi nga nila doon sa announcement, no, no returns of residents to Saudi Arabia until the end of coronavirus pandemic and accordance with valid entry visa. So ayan nga, at makikita din natin yan or mababasa natin yan, yung buong detalye or buong ano, galing po ito, kabayan, sa Legit News, no, makikita po natin yan o mababasa natin sa Saudi Gazette. Yan, so ayan. So kaya ilalagay ko rin dito sa description box, kabayan, yung ating link ng ano na ito, ng news na pinanggalingan na ito, no, yung mga Legit News na to, kung ano yung kung saan galing tong source na ito, para at least ganun mababisita din ninyo mismo, kumbaga, ayan, sa mga kabayan. Kaya dubling ingat pa rin tayo. At ito nga, no, kahit sabihin natin, mga kabayan, na open na ang lahat, pero may mga social distancing pa rin na pinapatupad. At yung mga importante, yung pagsuot ng mask, kasi nga may mga pinagbabawal. At maging yung pagkakaroon ng pagtitipon or gathering ng sa isang bahay, or yung mga hindi magkakasama-sama o hindi magkapareho ng kumpanyang or company na pinagtatrabahoan. So iwasan po natin yan, mga kabayan, kasi nga mas malaki yung ating magiging penalty natin naman ngayong araw nga, no. Yung positibo ng COVID-19, kabayan. So umabot na ito sa 164,144 ngayong araw. Kaya kung maaari lamang, bayong pag-iingat, no, ang dapat natin gawin sa ngayon, kahit sabihin natin na balik lahat yan, hindi rin natin masasabi na secured na tayo or safe na tayo dyan sa labas. Kaya dubling pag-iingat, mga kabayan. So ayan nga. So lahat bumalik na, back to normal na sila, maliban lamang doon sa international flight. Ulitin ko lang po, lahat is back to normal na, maliban lamang po doon sa international flight or sa commercial flight na tinatawag natin. Yan po ay further notice pa rin. So sooner or later, sana nga magkaroon sila o maglabas na sila ng announcement. At sana nga, no, by July or August, sana magkaroon na ng update about sa commercial flight ng lahat ng airlines dito sa kinabuhi sa Saudi Arabia, mga kabayan, para sa ganun makauwi na ang lahat ng expat, hindi lang po ang Pilipino kundi maging lahat ng expat na nandito sa Saudi Arabia, na lahat is apektado ng pandemic na ito, mga kabayan.
So ayan. Napunta naman tayo mga kabayan sa ating shout out, no? So magsha-shout out tayo ngayon. So ayan, shout out kay Myrna Reyes from Australia. And then shout out kay Belinda Miss Nodipi ng Romblon. At shout out kay John Rigado ng Calatrava Romblon. At kay shout out kay Romel Larong ng Kuwait. At shout out kay Lex Salom Riyad, Saudi Arabia. So ayan, shout out sa inyo mga kabayan. So lahat ng mga nabanggit kong mga pangalan or channel mga kabayan, no? So pwede nyo po kung silang bisitahin at isupport po natin sila mga kabayan. So ayan mga kabayan, so hanggang dito na lang yung ating update or mga usapin, no, ngayong araw. So magkikita kita tayo sa sunod na araw para sa ating update dito sa Kingdom of Saudi Arabia o maging sa bansa, ibang bansa or sa labas ng bansa mga kabayan. I mean, kung anong mga kaganapan. So magkita-kita po tayo sa sunod at thank you sa inyong lahat at mag-ingat po tayo lahat mga kababayan dito, lalong-lalo na sa Kingdom of Saudi Arabia.